Ayo, maraming maraming salamat po sa live ngayon. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo. At ganoon na rin po sa lahat ng mga nakikinig ng replay, JJ Shimada. At sila po ay nakikinig all the way from USA. Pa-shoutout ang Azaula Colliado de la Peña at Shimada family. God bless to you. HTV positive here, sabi niya dito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa ating channel. At sa mga bagong salta sa ating channel, ito po ang ating subscribers Hilakbot Stories. At dito po sa segment nating ito ay live pong babasahin ng inyong lingkod sawang, by the way, ako nga po pala si Red, ang boses ng Hilakbot TV YouTube channel at ng aming bunsong YouTube channel, ang Sindak. Subscribe na rin po, inaanyayahan namin kayo na mag-subscribe sa aming mga channel na ito for more doses of horror stories mula sa ating mga writer. Sa segment natin na ito, live ko pong babasahin ang mga Hilakbot stories, mga true stories o kahit fiction stories na isinend po sa atin ng ating mga subscriber mismo, ng mga senders din, mga anonymous o kung sino man po ang mga nag-send nito sa ating email o kaya sa ating Facebook. Welcome na welcome po yan. Kukunin ko rin po ang opportunity na ito para magpasalamat sa mga nag-enjoy sa ating nakaraang Hilakbot TV Series 4. Ito yung Credendum sa panulat ni Domino Trix. Ayan, sana po yung na-enjoy po ninyo dyan. At huwag po kayong mag-alala, kapit lang po sa ating channel dahil marami pa tayong ipipresent sa inyo na mga katulad ng seryeng inyong napakinggan. Pipilitin po natin na makapag-produce despite pinalawig yung yung modified enhanced community quarantine na tinatawag. So live po ako ngayon dito sa isang place ko, dito sa place po namin, pero wala po ako sa studio ngayon. So ipinabato ko lamang po itong audio ko mula dito sa kung saan man ako naroroon patungo doon sa studio, at doon po namin binobroadcast, pinipick up po from here sa lugar ko upunta sa studio upang nasa ganon, yan po yung magbo-broadcast. So ulitin ko po sa lahat po ng mga nasa live chat, patawad na rin po dahil hindi ko po kayo masya-shout out lahat. At siguro mas pipiliin ko na lamang po na ganon, na i-shout out na po lahat, welcome na po lahat, welcome po lahat ng mga nakikinig, para wala naman pong tampuhan sa end ninyo. O para lahat na rin po ay welcome sa ating channel. Ang tanging makakapag-reply lamang po sa inyo sa chat ay ang admin po natin na si RJ. Opo, si Sir RJ Perez. Andyan po siya sa Plakado Studio kasama po si Boss Rico. At mamaya ay babasahin na natin yung ilan pa sa mga na-receive natin na mga Hilakbot stories mula sa ating mga subscriber. Kaya umpisa na po natin, mga giliw nating solid HTV positive na mga nakikinig sa atin ngayon. Ang unang istorya para po sa ating subscriber Hilakbot o subscribers Hilakbot story. Ito po ay mula kay E-Boy. Isinend po niya ito sa ating official Facebook page, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. At ito po ang kanyang kwento. Hello po Kuya Red at sa mga kasama po ninyo sa team. Nais ko pong ibahagi ang kwento na to at tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Sofia. Isa po akong estudyante ng Ateneo University. Gabi na po ako umuwi noon. Sa pagkakatanda ko po ay nasa pagitan ng alas 7 hanggang alas 8 po ito. Nasa harap na ako ng school namin nung time na yon. Naghihintay ako ng taxi para sumakay na lang pauwi. Nang makakita po ako ng taxi ay agad ko po itong pinara. Huminto naman po ang driver na iyon dahil wala naman din po siyang sakay ng pagkakataong yon. Pagkahinto ay sinilip ko siya mula sa bintana ng kotse at tinanong ko muna kung, "Kuya, pwede po sa Pateros?" At sabi naman ng driver, Sige po, sakay na po. Dahil nakumbinsi ko na rin siya na ihatid ako doon, ay sumakay na po ako. Habang tinatahak po yung kalsada, bandang maneho.
Sa katunayan ay medyo nawiwirtuhan ako dahil tahimik lamang na nagmamaneho si kuya. Wala ding karadyo-radyo sa loob ng taxi niya. Ang katahimikan ang pumapagitan sa aming dalawa. Wait, scroll ko lang ha. Habang papasok na kami ng Taguig ay hindi ko pa rin siya pinapansin. Ngunit nang lumingon ako ay natatakot na ako noon. Ganon? Okay, tuloy. Nung nasa Pateros na kami, nagtaka ako kung bakit parang alam niya ang kalsada o yung kalye ng bahay namin. Samantalang wala pa naman akong sinasabi kung saan liliko o kung saan yung partikular na lokasyon na aming tutumbukin. Inisip ko na lang na hayaan ko na lang at baka kabisado nga niya ang dinaraanan namin. Nung nandun na ako sa eksaktong lokasyon ko, kumuha ko ng pera sa wallet at kinuha ko ang 500 pesos at nung ibibigay ko na ay laking hilakbot ko nang walang driver sa taxi. Ito po ay live ha. Live ko pong binabasa ang mga entries na ito. So talagang ako yung dapat magulat sa mga twist nito. So nagugulat talaga ako dito sa mga twist. Anyway, tuloy natin. Nung ibibigay ko na yung 500 pesos bilang bayad sa aking pamasahe, eh laking hilakbot ko nang walang driver sa taxi. Natulala ako dahil yung feeling ko ay napako yung mata ko sa driver's seat. Mabilis akong bumaba at tumakbo papaalis ng taxi at pumunta na ako ng bahay. To yung taxi driver na nasakyan ko kagabi pauwi. Laking hilakbot ko simula noon na hindi na ako sumakay ng taxi. Nagpapasundo na lang ako sa boyfriend ko sapagkat para sa akin ay traumatic ang nangyaring yon. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin mawala-wala sa isip ko ang bagay na yon. Sana po ay mapili nyo ang kwentong ito at may upload ang kwento ko. Salamat po Kuya Red and God bless sa lahat ng mga nakikinig. Ganoon na rin po sa buong Team HTV at Sindak Short Stories. Ito ang gusto ko dito eh. Ito yung gusto ko sa segment natin na to. Mga agilaw naming HTV positive. Ito pong on the spot ko siyang babasahin yung isang story. And then after which, ako yung magugulat sa twist. Pero itong sinet sa atin ni E-Boy, sabi natin siguro hindi kaya fiction to dahil maano mo eh, malalaman mo agad yung pagkaka-detalye niya eh. Na parang siguro ito ay gawa ng imahinasyon. Pakicorrect na lang ako, E-Boy, kung tama ba o hindi yung haka-haka ng inyong lingkod na ito ay isang fiction dahil hindi ko lang alam kung ano yung right word or right sentence na pwede nating ipatong doon sa nung inabot ang 500 pesos ko, laking hilakbot ko nang makitang walang driver sa taxi doon sa driver seat. Baka naman automatic na ano yan na taxi. Ay hindi. Baka ano, ang nasakyan ni Sofia ng mga pagkakataong yon ay isang fake taxi. Anyway, magkagayon man, at least, di ba, nabuo niya yung storya. And the thing is, nakapag-imagine siya ng senaryo kung paano, ano,